welcome back sa panibagong video natin ngayong Lunes, November 9, 2020 at ang oras na po natin alas 10 ng umaga. So, ito na po yung update natin sa my Dolomite Sand. So, yun nga no, natanggal na yung mancha dito. Nung nakaraan yan po yung parang nangitim na part dito sa may phase 1 area. Yan. Makulimlim ang umaga po ngayon dito sa may Manila Bay. Parang mafog ang ating kalangitan. Yan. Pero hindi pa naman po no, umuulan, wala pang pag-ambon dito. And ayan nga, tuloy-tuloy yung dredging operation na ginagawa ng ating mga contractor para dito na sa phase 2 area. So kahit din pala dito no, yung kulay ng dagat ayan parang blue-green din. Tingnan niyo po. So dito tayo no sa may Paura, Padre Paura. So andiyan yung dredging vessel natin, tapos meron pa dito no isang heavy equipment din. So mukhang yung isang heavy equipment na ito no, mukhang katulong dito sa ginagawa sa my phase 2 area. Ayan, yung area na po na dinedredging nila no, kung dati doon sila banda dyan sa may Pedro Hill Street. Ayan, lumipat na po sila no dito sa may Padre Paura ngayon. Katabing tabi lang ito no, yung dating pinaglagyan ng Dolomite Sand, which is ayan lang po no, ilan yung area malapit sa may embassy. Ayan, at tingnan nyo ang ating batuhan no, ang batuhan ng Manila Bay. Ayan no, malinis talaga, walang mga kalat. Nga lang yung kulay ng ano no, iba yung kulay ng dagat ngayon, parang mala blue green ngayong umaga. And sobrang dami nga po no, nung isda kanina sa update natin doon sa may Manila Yacht Club. So ito nga no, itong isang heavy equipment na nakasakay dito no, sa parang maliit na barge. Ayan, katulong sa pagtanggal ng mga burak na dito no sa may phase 2 area. No, at ito naman sa may kabila, andito yung dredging vessel. So siya naman dito sa may malalim na part no, ng phase 2 area. Kabilaan po no, dyan yung dredging vessel natin at andito yung isang heavy equipment para magtanggal nga din po ng burak. So mukhang napapalapit na ang pagtatambak nila po no ng buhangin for the phase 2.
ganun kaaraw ngayon, no? Mahangin pero yung panahon makulimlim. Parang mausok, mafag. Ayan yung panahon ngayon dito sa may Rojas Boulevard. Medyo ano naman ngayon, no? May amoy yung dredging na ginagawa ngayong araw. So siguro kaya siguro ano, binisita nung nakaraan nung isang araw ng LLDA dito banda sa may outfall nitong Paura. Ayan. Kaya siguro nag-conduct na ngayon po, no, ng dredging operation dito banda. Talagang seryoso, seryoso ang ating gobyerno, no? Pagdating dito sa ginagawang Manila Bay Rehabilitation. Ayan, ayun sa kabila naman yung sitwasyon ng dredging vessel, no? Yan, burak pa rin, burak. Kailangan matanggal, malis, no, yung mga burak. Para syempre talagang bumaba yung coliform level dito po sa Manila Bay at tuluyang maging swimmable itong area. So since ang latest update nga, no, wala pa rin sa standard na gustong ma-achieve ng ating DNR ang coliform level dito sa Manila Bay, kaya ito, no, tuloy-tuloy pusan yung ginagawa nilang mga bagay para ano, tuluyang ma-meet yung standard na coliform level ng DNR. Nakikita nyo yung mga burak. So talagang medyo marami rin yung pamburak. So kailangan talagang maalis po yan bago po sila maglagay ng black sand. And then yung dolomite sand nga po. Yan. So medyo ano, no, nag-iba yung amoy ng hangin dito. Siyempre dahil rin sa hindi kaaya-ayang amoy ng burak. Yan. Medyo mabantot ang hangin dahil sa ginagawa nga pong paghalukay ng mga burak, no, dito sa may phase 2 area.